Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jenna. Ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa ating kilikili. Bakit nga ba nangingiti ang ating kilikili guys? Unang-una, yung pag-aahit. So guys, huwag naman nating ahitin yung buhok natin sa kilikili dahil ito po ay sensitive po ang ating kilikili dahil yun ay manipis lamang po ang balat. Dahil pag sinishave po natin yung buhok natin sa kilikili, hindi naman po siya na bubunot yung pinakaugat guys. 'Di ba napuputol po 'yun. Kaya mas maganda po magbunot na lang kayo. Kasi ako guys, nagbubunot lang po ako ng buhok ko sa kilikili, hindi po talaga ako nag-aahit. Pero once a month lang po ako nagbubunot kasi pinapahaba ko po talaga yung aking buhok sa kilikili. Kasi pag lagi po kayong magbubunot ng buhok mo sa kilikili, eh magkakaroon siya ng mga butlig-butlig. Ganun guys. So guys, pangalawa guys ay kailangan nating scrubin o hilurin ang ating kilikili. Kasi syempre yung sa araw-araw na ginagawa natin, di ba meron papawisan tayo tapos natutuyo yung natutuyuan yung kilikili natin ng pawis, magkakaroon siya ng libag. Kaya kailangan nating linisin ang ating kilikili lalo na sa pag naliligo tayo, ganun. Pangatlo guys ay yung labis na paggamit ng deodorant. Lalo na pagpaiba-iba guys, nako, yan ang wag na wag nyong gagawin. Kung maggamit man kayo ng deodorant at hiyang kayo doon, ay doon na lang po kayo. Wag na kayong paiba-iba. At guys, linisin natin, halimbawa gumagamit po tayo ng deodorant sa gabi bago tayo matulog, ay kuskusin natin siya ng alcohol o kahit anong pwede mong panglinis. Guys, nawawala nga yung amoy ng ating kilikili pag gumamit tayo ng deodorant. Pero mayroon at mayroong bakas na naiiwan guys. Bakas ng kahapon yung pangingiti. Naks na ko. Wag na wag naman. Kaya guys, ituturo ko na sa inyo kung ano ang aking sikreto kung bakit pumuti ang ating kilikili. So guys, gusto nyo bang makita ang aking kilikili? Nakakahiya man, pero kailangan kong ipakita sa inyo ang aking kilikili. And 3, 2, 1, eto na siya. Yan po guys, ang aking kilikili. Nung ano nga pala guys, nung nag-vlog ako nung pampaputi, yung paano pumuti gamit yung kalamansi at gatas, hindi ko po siya maitaas ng ganito kasi hindi pa po ako nakapag bunot ng aking kilikili. So guys, kaya yan, na itataas ko na at naipapakita ko na sa inyo kasi nakapagbunot ako kahapon ng kilikili ko. So guys, ang una-una kong ginagawa, ito po yung ginagawa ko bago ako maligo. Unang-una po ay BB oil po. Alam nyo naman siguro kung ano ang brand to, pero hindi ko na sasabihin sa inyo. Kaya ko tinanggal kasi hindi ko naman po siya ano. Yan, kukuha lang po tayo ng bulak. Yan. Kukuskus lang po natin siya sa palibot ng ating kilikili. Yan. Babad lang po natin siya ng 3 to 5 minutes para mababad yung ating BB oil. Noong high school nga pala ako guys, hindi ko to siya ginagawa. Ang ginagawa ko noong high school ako ay ano lang, pagkatapos kong maligo ay alcohol lang, yung 40% na alcohol. Kasi wag yung 70 kasi masyado po siyang matapang. Sobrang hapdi sa kilikili. Pero pag yung 40% lang po, pagkatapos ko pong maligo, siya pong ginaganyan ko sa kilikili ko. Tapos yun, okay na. Kahit maghapon akong maglaro o magpapawis, okay lang. Kasi may protection na po siya. Pero hindi ko po siya kinukuskus ng sobra-sobra. Bago ako maligo, ito lang po ang ginagawa ko ngayon.
BB oil lang po, babad mo siya sa 3 to 5 minutes. Sumunod guys ay calamansi. Gamit ang calamansi. Ito na naman tayo sa calamansi. Pigain lang natin. Kahit mga dalawang calamansi lang guys, pwede na siya. Kuha ulit tayo ng bulak. Yan, i-ano lang natin siya sa bulak. Tapos ipunas natin siya. Palibot. O kahit sa mga batok nyo guys, kung meron kayo, kung sa ang bahagi ng katawan nyo ang medyo dark, gawin nyo lang din to. Same lang din sa kilikili. Ganyan. Bababad nga pala natin to ng 20 to 30 minutes. Kaya bago po tayo maligo, gawin na po natin to para mas ano, yung mga liig natin dyan o batok or mga tuhod, pwede rin po. Ayan. Ayan. Habang babad po natin siya, gusto ko lang din pong batiin ang aking Tita Jan, Tita Lori Byron, at ang aking pinsan na si Brickson at saka si G.I. Joe. Hi mga insan, kung mga pogi. At ang aking kapatid Jan sa Cubao, si Ate Jo Diaz at Jessica Diaz, Jenny Diaz, at kasama ng aking mga pamangkin, si Kian at saka si Regine. Hi, magpakabait kayo dyan, yung module nyo, ha? At saka yung mga gawain nyo dyan, gawin nyo na. So, guys, ayun na. Sa babad nyo lang po yan. Titang-tita nyo naman po kung gaano kaputi yung aking kilikili. Anong nakaraan talaga, hindi ko siya maitaas ng ganito kasi masyadong mahaba yung buhok. Pinapahaba ko po talaga bago ko po siya ipapabubunot. Hindi po ako nagpapawax. Mahal po kasi ang wax. Binubunot ko lang po talaga siya. Yan po, tingnan nyo naman po. Hindi siya masyadong maputing mapunti. Medyo may pagkaano din po siya. Pero okay na po yan. Kasi hindi po ako, hindi pa po ako masyadong matagal sa paggamit ng BB oil at saka calamansi. Napanood ko lang din po siya kaya tinry ko po siya. Ayan po ang resulta. Dati po ay medyo may pagka-dark po talaga yung kilikili ko kaya hindi po ako almost ano, mahilig po talaga ako mag-sleeveless yung mga ganitong suot kasi ayoko po yung mga may manggas. Kaya ano, kaya kailangan kong paputiin yung kilikili ko para may ano, confident ako sa aking sarili na itaas yung aking kilikili. Ayan guys, na share ko na naman sa inyo kung ano ang sikreto ko, kung paano pumuti ang aking kilikili. At sa mga ano dyan, huwag naman kayong mahiyang i-try to dahil sa murang halaga, 20 lang to eh, 20. Depende po sa ano, 20 lang tong baby oil na to at saka 2 pisong kalamansi. Yan, meron na kayong kilikiling maputi. Ayan guys. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Guys, panoorin nyo naman po yung vlog ko. Tapos, bago nyo po siya i-subscribe. At saka, paki-like and share na rin po. Thank you. Thank you for watching.